Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated pictures na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, come on. Don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss through. If it don't make dollars, don't make sense. Yo mga idol, nga pala, baka malito kayo kung bakit merong nakahalong ibang anime dyan. Di ba gaya ng sinabi ko, hindi naka-manga version ang kwentong ito. Kaya walang mga anime pictures na naka-indicate. Ngunit merong mga character description naman na nakalaad sa site, naggaya ng nasa screen. Kaya naman nag-adapt na lang ako ng ibang mga anime pictures na malapit sa character description ng bawat character sa kwento ng International League. Ngunit ang skills, mindset, ang laro ng bawat isa ay nakabase pa rin sa kwento ng International League. Yan malinaw. The International League Chapter 1273. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga'y sadyang isang napakalaking problema nga talaga ang pinagdadaanan ng kupunan ng Shohoku High School nung pinakita nga ng kupunan ng Canadian Deadly Sins ang isa sa mapanganib na play na galing kay Tanda. Kaya naman dito nga'y Tanda, paano nga ba i-counter yung play na yun? Diba, ikaw ang gumawa ng play na yun batay nga sa yung statement? Ha? Tanda, pakiusap, tulungan mo kami. Wika nitong si Fujima at dito nga ya. Alam ko kung paano lusatin ang play na yan. Oo, napakadaling lusutan sapagkat alam naman natin na galing sa akin yan. Ngunit ang katanungan ko na gusto kong sagutin nyo, gusto nyo bang malaman ang sagot? Wika nitong Tanda at dito nga'y siyempre naman, Tanda, sabihin mo na kung paano namin kayang malusutan yung play na yan at kung paano namin pipigilan. Wika ni Ayako at dito nga'y napakatalino mo talaga, Tanda. Ang tamang sagot sa kanyang ginawang palaisipan ay hindi. Hindi dapat kailangang malaman sapagkat meron sa iyong sariling utak at meron tayong sariling IQ sa laro. Kaya naman, tayo mismong makakasolve nun dahil hindi naman siya laging nasa tabi natin. Wika nitong si Coach Ansay at dito nga'y napahanga mo, Coach Ansay. Alam ko man ang sagot sa katanungan na yan, ngunit hindi ko pa rin sasagutin sapagkat alam ko at tiwalang tiwala ko sa kakayahan nyo kung paano nga ba i-counter yung play na yan. Wika nitong Tanda at narinig nga nitong si Miyagi ang lahat ng yan at nagwika nga, Tanda, hindi namin alam i-counter yung play na yan. Oo, hindi, hindi. Ngunit kaya naming sabayan. Kupunan ng Shohoku High School. Run and gun technique. Wika nga nitong si Miyagi dito nga'y. Tama, tamang desisyon ni Miyagi. Ngayong dinadaan nila tayo sa pabilisan, dadaan rin natin sila sa pabilisan. Yan pala ang gusto nila. Pes, pinagbigyan kayo ng isang lightning flash, Miyagi. Wika nitong si Fujima at dito nga'y, Tim, kailangan nyo makaporma. Gagawa sila ng run and gun. Delikado pag hindi tayo makakaporma agad ng depensa dyan. Delikado, delikado. Ang run and gun na yan ay isa sa mapanganib na play na galing pang Osaka. Wika nga nitong si Coach Elise at dito nga'y sadyang hawak-hawak na nga nitong si Ryota Miyagi ang bola at sadyang
Umaalagwa na nga sila at sa kanyang ginagawang pag-alagwa ay pinasambola dito kay Rukawa. At itong si Rukawa ay dali-dali na nga umatake para ipagpatuloy ang run and gun. Kaya naman dito nga ya, kupal talaga ang kupunan ng suko. Oo, nung mismong nasa Osaka to'y tama sila ay hindi nila ginawa ang run and gun technique. Hays! Nalapala talaga nila ito sa Canada. Nakakapagtampo naman. Halos hindi ko nakita ang run and gun sa mismong Osaka. Wika nitong si Kishimoto. Nanunood nga sa TV at dito nga ya. Tama, Kishimoto. Yun pala yung nakalimutan ko. Nakalimutan kong sabihin sa kanila na kahit isang beses man lang ay gawin nila ang run and gun sa mismong Osaka. Ngunit hindi nila ginawa. Nakakapagtampo naman, no? Wika nitong si Minamit dito nga eh. Huwag kayong magtampo sapagkat mas nakaka-proud nga eh ang mismong technique nyo na run and gun ay maipapakita na dito sa Canada sa big stage na. Wika nga nitong si Coach Kitano at dito nga eh sadyang hawak-hawak pa rin nitong si Kaide Rukawa ang bola sa bailinusutan nga niya ng kay bilis-bilis ang isang Martin at dito nga ya. Tama ang sinabi ni Coach Elise, napakahirap pigilan ng run and gun technique pag hindi ka nakaporma agad sa defense, hindi nyo sila naunahan. Delikado na to, nakauna na sila sa run and gun, napakadelikado. Wika nitong si Martin at dito nga ya. How full! Nakakainis! Hindi namin agad nakita ang buong inakala namin na ika-counter nila ang aming ginawang Sonic Deadly Play. Hindi pala, kundi sasabayan nila ng run and gun. Wika nitong si Coach Elise at dito nga'y sa jumping nasa na nga dito kay Mitsui ang bola. At pagkapasa kay Mitsui ay umalagwa na nga sila sa bypassa nga dito kay Hanamichi Sakuragi. At pagkapasa kay Sakuragi, binato na nga lang ang bola sa taas at alley-oop slam dunk para dito kay Akagi at puntos nga para sa upunan ng ating mga bida. Kaya naman, ladies and gentlemen, the run and gun na galing pang Osaka, Japan. Ang run and gun na sadyang kinatatakutan ng lahat ay nasaksihan na sa mismong bayan ng Canada. Wika ng mga tagahanga nila. Samantalang dito nga'y nice one na isagawa nila ng maayos ang run and gun technique. Nakaka-proud na nabanggit ang Osaka sa mismong high stage na Canada. Nice one, boys! Wika nga nitong si Kishimoto at dito nga'y biglang ang hinarap ni Sakuragi ang camera at nagwikang shoutout nga pala kay Coach Kitano, Minami at buong Toyotama. Pasensya na't hindi namin ito nagawa sa mismong Osaka. Ngunit yun ay para sa inyo. Ngayon nasaksihan nyo na ang run and gun na ginawa nyo ay sadyang na ipakita na sa pinakamataas na liga. Wika ni Sakuragi dito nga'y biglang naging emosyonal itong si Coach Kitano at nagwikang, grabe talaga itong mga batang to. Kahit saan mapunta, kahit napakataas na ng kanilang narating, ay hands down pa rin sila. Napaka-humble. Delikado. Delikado talagang aking puso sa sobrang saya ng aking nadarama. Napakasaya ko sapagkat nabanggit pa ang Osaka at Toyotama. Ay, sarap sa puso. Wika nitong si Coach J. Kitano. Samantalang dito nga ya, eto pala ang gusto nyo sa bayan ng bilis. Ngunit
Kaya nyo kaya kami? Kung sabayan ng lakas, yan ang tanong na gusto kong sagutin nyo. Makakasabay kaya kayo? Wika nitong si Noah Liam. No, kayang kakalabasan nito, ang lahat ng yan ay banggan natin susunod na bahagi.